Pawikan na na-rescue sa Pangasinan, pinakawalan sa La Union. Samantala, 47 anyos na lalaki na huling nagbebenta ng golden gecko sa Santo Tomas City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Dayan Localiano ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isang sea green turtle ang pinakawala ng Coastal Underwater Resource Management Action sa karagatang bahagi ng Barangay Ili Norte, San Juan, La Union. Kasama ng kurma ang DENR, Philippine Coast Guard at kinatawa ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Kasi sa kanila may nagbenta na fisherman, 1,000 pesos nga lang daw yung benta nila eh. And then may nakabili, so illegally siya nabenta, illegally din siya binili. Tapos ginawa naman nilang pagong, so nilagay yung saltwater na pawikan, nilagay siya sa freshwater. And ang pinakain lang sa kanya is kangkong tsaka kanin for 2 months. So nagkasakit sila. Bale, actually, tatlo sila eh. Yung nirelease natin ngayon is pinakamahina. Yun po yung unang-una namin na sabi namin parang 50-50 po yung ating pawikan. Although based sa kanyang yung sa mga treatment and medication na binibigay natin, na-survive naman yung pawikan. Ginamot at inalagaan ng kurma ang mga pawikan upang gumaling sa sakit at manumbalik ang lakas. Nakatakdang irilis na rin sa dagat ang dalawang iba pa kung tuluyan ang manumbalik ang kanilang lakas. Naaresto naman ng mga otoridad ang 47 anyos na lalaking ito matapos magsumbong ang isang concerned citizen na mayroon umanong bentahan ng endangered species na nagaganap sa Barangay Santiago, Santo Tomas City, Batangas. Kaagad na nagtungo ang Santo Tomas City Police sa lugar at dito na nila nadakip ang sospek at nakuha ang dalawang golden geckos na pinaniniwalaang kabilang sa endangered species. Upon verification, checking dun sa kanyang papers and dun sa kanyang sasakyan, pagbukas ng sasakyan, nakita dun sa kahon na naka-open yung mga gecko nga na ibebenta sana niya. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Trafficking Act ang suspect, na i-turn over na rin ng pulisya ang mga gecko sa pangangalaga ng City Environment and Natural Resources. Isang agila naman ang nasa pangangalaga na ngayon ng Community Environment and Natural Resources Office sa bayan ng Goa, Camarines Sur. Ang agila ay isang uri ng Philippine Oak Eagle at kinokonsiderang kasama na sa mga endangered species. Ayon sa Sentro Goa, isang 63 anyos na magsasaka mula sa barangay Matakla ng naturang bayan ang nag-surrender sa agila. Dahil bata pa ito, pansamantala muna itong mananatili sa Sentro at sa oras na lumaki na, saka napapakawalan sa protected area. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Dayan Localiano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.